Sa pagpapatuloy na imbisigasyon sa Senado sa pagbaril ng mga pulis na botas sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar, lumabas ang ilan pa umanong pagkukula ng pulisya at kabilang dyan ang pag-uutos daw sa kasama ni Jemboy na sabihing may dala itong baril at droga. Nakatuto si Sandra Ginaldo. Humarap sa pagdinig sa Senado ang kaibigan ni Jemboy Baltazar na huli niyang kasama bago mapatay ng mga pulis na botas sa maling akala noong August 2. Sa pamamagitan ng video conferencing, sinabi nito sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naglilinis sila ng bangka ng paputukan ng mga pulis. Nang mahulog daw si Jemboy sa tubig, nagpatuloy umano ang pagpapaputok ng mga pulis. Kwento pa ng menor de edad na kaibigan ni Jemboy, nang dalhin daw siya sa presinto. Pinuntok po nila sa mga tagiliran ko po. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilang beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Ilang beses lang po, pero malalakas po yung suntok. Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Pinahileran ni Committee Chairman Senator Bato de la Rosa ang 6 sa 19 na pulis na kasama sa operasyon para maituro ang nanakit sa kanya. Wala po dyan, ma'am. Wala? Wala po. Sinong maliit sa inyo? May bigote po siya. May maliit bigote. At may bigote. Kilala po ni Captain Carpio. Itinanggi naman ito ni Police Captain Mark Joseph Carpio, ang team leader ng mga pulis. No sir, wala pong may bigoting pulis sa amin. Okay, asset. Wala rin po akong asset, sir. Sinabi rin ng testigo na pinasasabi umano sa kanya ni Carpio na merong dalang droga at baril si Jemboy. Binago rin umano na investigador ang kwentong nilalaman ng affidavit na pinapirmahan sa kanya. Itinanggi ng mga sangkot na pulis ang mga paratang na ito. Nag-init naman ang ulo ng ilang senador nang lumabas sa pagdinig na walang video mula sa body-worn camera na suot ng isang pulis sa operasyon dahil hindi umano ito napindot para makapag-record. Ang ano lang sa amin, sir, binigay sa amin yung naka-on lang po. Hindi mo pinindot? Hindi ko na po napindot, sir. Bakit hindi mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir. Talagang sinadya mo na hindi mag-record. Hindi po, Your Honor. Pwede raw naman mag-live streaming ang camera para mapanood sa kanilang estasyon. Ang kaso, wala naman daw nakamonitor ng mga oras na yun. Ni hindi daw alam ng kustodya ng camera na merong nagaganap na operasyon. Anong ginagawa mo noon? Gumagawa po ng presentation. Hindi po namin minomonitor ng 24 hours talaga yun. Mahiya na lang kayo sa mga pamilya ni Jemboy. Please naman, hot pursuit operation, di ba? Sabi nyo, inaaresto nyo si Mr. Bolivar, di ba? Yung lahat ng explanation nyo ay mga hindi katanggap-tanggap. Mga pulis pa naman kayo. Sayang. Sayang ang sweldo ng gobyerno sa atin. Nauna nang sinabi ng pulisya na mistaken identity ang nangyari dahil ang tunay na pakay nila noon ay arestuhin ng suspect na si Reynaldo Bolivar. Sinabi rin nilang hindi umano nila nakita si Jemboy sa bangka. Ipinakita ni Senadora Risa Ontiveros ang litrato raw ng bangka na may marka ng dugo na palatandaan aniya na sa bangka tinamaan si Jemboy. Humarap din sa pagdinig ang kapatid ni Jemboy na si Jessa at tiyuhin na si Nicanor Guillermo. Sinabi nilang pinagbawalan sila ng mga pulis na hanapin si Jemboy sa tubig na posible raw sanang nakapagligtas pa rito. Nababahala rin daw ang pamilya ni Jemboy para sa kanilang kaligtasan. Dito ay magkakalaban. May labas lang namin yung puno patutuhap nun. Dalawa na naman po kami lalabas sa sigabi po. Yung pera-pera lang wala. Dahil kami nga po yung mga naghahanap buhay na hinahanap pa namin yung pinabubuhay namin. Dahil manging isda lang po kami. Lumalabas sa maraming pagsisinungaling at pag-iiwas nung hearing na may conflict of interest. At kaya ganyang kaimportante ang papel ng IAS, yung Internal Affairs Service, para may parang internal ombudsman sa loob ng PNP. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.